Hi, my name is JC De Vera and I play the role of Philip Salazar. I am the most sought after heart surgeon sa buong bansa. Number one, he's very passionate. Number two, he's smart, wise, intelligent. Madiskarte, maparaan, lalagpasan ko na sa lima. Maparaan, masipag, napakatapang, and very loyal to his family. Ano ba nga pala yung name ko doon? Adrian? Adrian ba? Yes, si Adrian sa La Vida Lena. Si Adrian, I'll try to remember, no? Ano siya? Happy-go-lucky person. Mayabang, hambog. Sa tingin niya, he's very powerful kasi yung family niya is very influential dun sa lugar nila. Tapos, sa tingin kasi ni Adrian na kaya niyang makuha lahat ng gusto niya. Dito naman, on the other hand, si Philip, very straightforward siya. As in, makikita nila dito na si Philip ay very passionate, very honest siya sa profession niya. Gagawin niya ang lahat para makatulong sa mga tao. Idol niya kasi yung father niya. And yung father niya is also a surgeon. And then he looks up to his father. Kaya kung ano yung kinalakihan niya with his father, yun yung na-adapt niya rin sa buhay niya. Napakabait niya. Masunurin at very educated. Yun ang pinakagusto ko sa kanya. That's why, kung i-compare mo si Adrian dun sa La Vida Lena and dito kay Philip, si Adrian, rough siya kumilos. Pati yung pananalita niya, full of, well, pareho naman sila full of confidence, but in a different way. Ito, confidence to, yung confidence ni Adrian is full of noise. Ito si Philip, ano siya, confident siya na maraming laman yung utak. Si Jane, first time ko siya maka-work talaga, and based on research, siya yung pinaka-veteran sa aming apat dahil siya yung pinakauna nag-start mag-work. So I'm pretty sure that she's very experienced and she's very knowledgeable with acting. Na-surprise ako kasi akala ko kasi kapag ganun ka nakatagal sa industriya, ganun ka nakatagal umaarte, akala ko very comfortable na siya with what she is doing. Pero na-surprise ako kasi she's very energetic pa rin. She's full of energy. Talagang pinapakita niya sa aming lahat na ilalabas niya yung 100% niya every day. And that's really hard, lalo na kapag ginagawa mo tong trabahong to for the longest time. Alam mo yun, to give your 100% every day is, you know, unbelievable. Kasi syempre, may days na talagang ganadong-ganado ka, may days talaga na tinatamad ka. Pero siya, based sa experience ko, first couple of taping days, she's the same. As in, I'm very happy na I have two girls. Kasi growing up, I have two siblings. Lahat kami lalaki. Tapos, most of my cousins are all boys. Tapos, meron akong dalawang pamangkin na kinalakihan, two boys din. So, nung nagkaroon ako ng two girls, sabi ko, may iba talaga yung buhay ko dito. Kasi iba yung kinalakihan ko. Ngayon, lumabas yung soft side ko. I learned how to really understand yung ways ng mga babae ngayon. And having two girls, it makes me really happy. Kasi hindi ko, ang hirap lang i-explain. Kasi yun talaga yung wish ko eh. Gusto ko talaga ng babae. And I never thought na yung second one ko will be another girl.
Kaya ngayon, wala, eto ako, very high. Alam mo yun, excited ako all the time na gumising sa umaga just to check on my two girls and my wife. Tapos, I'm still learning as a father. Dami ko pa rin natututunan up to now. I guess hanggang sa paglaki nila, marami pa ako matututunan. Hello sa inyo mga kapatid. Ini-invite ko po kayo na sana supportahan nyo ang aming palabas, ang nag-aapoy na damdamin. Isa po tong show na magpapainit ng inyong mga hapon.